Failon Ngayon! Kailangan ba talagang magpa-confine ng walang permiso sa labas ng bilibid ang ilang high-profile inmates? Nang pumutok ang balitang tatlong high-profile inmates ang nabibigyan ng special treatment sa New Bilibid Prisons, na dawit ang pangalang Krista Miller sa convicted drug lord at leader ngayon ng Sige-Sige Sputnik Gang sa Bilibid na si Ricardo Camata, na kanyang dinalaw sa Metropolitan Medical Center. Hindi po masamang babae. Real estate properties ang binibenta ko at hindi po sarili ko. May mga katanungan ngayon ang mga nag-iimbestiga sa kasong ito ni Camata. 5 araw pong na-confine dito sa Metropolitan Medical Center sa Tondo, Maynila, ang sinasabing drug lord na si Ricardo Camata. Sa 3rd araw niya, sapoy dinalaw ni Krista Miller. At sa 4th araw niya, doon nag-overnight daw sa kanyang kwarto ang sinasabing TV dance. May 31, 2014, 7:24 ng gabi. Sa hallway ng Metropolitan Medical Center, sa labas ng Room 601, makikita ang pagdating ng 2 lalaki at 1 babae, kinilala ngang ang starlet na si Krista Miller. Ilang sandali lang, dumating na si Ricardo Camata at diretso pumasok sa Room 601. Kasunod na pumasok na rin si Krista kasama ang 2 lalaki. Sa May 31, malinaw na si Krista Miller ay hindi dapat pinayagan, no? Dumalaw kay Camata. Sino kumunta kay Miller para makapunta ng hospital? How did she know that Camata was in a hospital? Noong June 1, 2014, 2 babae pa ang nakitang dumalaw kay Ricardo Camata. Ang unang babae na nakasuot ng bulaklaking damit dumating ng 7:15 ng gabi at nagtagal hanggang 10:25 ng gabi. Ang 3rd babae naman ay nakasuot ng itim o tila navy blue na damit, dumating ng 7:26 ng gabi at nanatili sa Room 601 hanggang 5:30 ng umaga. Hindi namin pa alam yung may isang dumalaw doon na bald, no? Kasama ni Krista Miller noong May 31 at kasama din ng 2 babae noong June 1. So, 1+1. Ayaw ko naman mag-speculate, kaya lang kung ano siguro iniisip mo, yun din ang iniisip ko. Talagang maraming dapat ipaliwanag ang mga dapat sana'y nagbabantay nga kay Camata. Parang chami-chami, si Kwan lang, si Camata. Yun nga yun, walang professional distance between them and Camata. And yun ang number one na Kwan dyan, no-no sa paghawak o pag-secure o pag-escort ng isang inmate, na akala mo hindi na siya nakakulong o hindi na siya isang preso. Binigyan kami ng pagkakataon ng Metropolitan Medical Center na pasukin ang Room 601 kung saan naglabas-masok si Ricardo Camata at ang mga dumalaw sa kanya. At ayon pa sa mismong direktor ng ospital, 601, 10 dulo. Hindi naman yung pintuan, walang kandado po yun. Excuse me. Ipinaliwanag din ni Dr. Tan kung bakit sa Room 601 nakalagak ang isang high-profile inmate na tulad ni Ricardo Camata. Marami sa mga security, baka matakot yung may ibang pasyente. So we put them usually at the end of a hallway. Either sa dulo ng mga kwarto, either on the right, on the left side, sa bandang dulo. Kung gigitna natin yung pasyente at maraming bodyguard, maraming gwardiya, matatakot yung ibang pasyente. Ayon sa DOJ, si Camata ang naka-yellow t-shirt at yellow cap sa kuha ng video ito na labas-masok sa Room 601. Pabati-bati at kwento sa kanyang mga prison guards. Pabalik-balik, malayang pagala-gala. Pa-text-text at maya-maya pa'y may tinawagan pa. At pagdukot ni Camata sa kanyang bulsa, ano itong binibilang niya? Panoorin ang kabuuan ng mga eksena na kuha ng CCTV sa loob ng Metropolitan Medical Center sa Failon Ngayon, Sabado, 4:00 PM, pagkatapos ng Ipaglaban Mo.